Gugupit-gupit tayo guys ng kubos. Ito na gupit ko na oh. Eh, ito toasted ko kasi ito. Lalagay ko sa oven. Panlagay nila sa salad or sa soup. Ayan. Kaya, gagawa na naman tayo. Yung dati, di ba, naibalag ko yun. Nasunog. Pero ngayon, hindi na ayos. Babantayan ko na kahit anong mangyari. Kasi nakakapagod pa ulit-ulit ng trabaho. Marami sana yung kaso nasunog eh. Kaya ito, panibagong gawa na naman tayo. Ito ay babantayan ko. Pag mayroon akong gawa, di ko muna ito isasalang para ito lang talaga nakapokus ako dito sa trabahong ito kasi napakahirap. Na masunog. Paulit-ulit ng trabaho. Kaya ito, panibagong ano naman, yung amo ko nagbili kahapon. Ito nga ko, boss. Four pieces sa isang plastic is 1 real. It means 1 real is 15 pesos. Philippine money. Takam-takam kayo nito guys, hindi naman masarap po ng ano, lasa. Kailangan nito lagyan ng palaman or kung ano pa man. Masama, tingnan siya, masarap siya guys, malambot siya. Talagang maanong pang ano. Kailangan nito meron kang soup or mag-ano ka ng palaman. Or gumawa ka ng itlog. Para makain, masarap. Pero pag ito lang talagang kakainin natin, hindi masarap. Walang kalasa-lasa. Alam nyo guys, kahit ako'y isang dekada na dito sa ibang bansa, dito sa bansang Arab country, parang hindi pa rin ako nasasanay sa pagkain nila. Pero nagtsatsaga ako sa pagkain nila. Pero talagang hinahanap-hanap ko parang talagang pagkain natin. Siyempre, dugong Pinoy tayo, di ba? Kaya talagang hanap-hanapin natin kahit gaano man tayo katagal dito sa ibang bansa at wala tayo sa ating sariling bayan. Talagang hanap-hanapin natin. Kaya talaga, pasalamat ko na lang dito sa aking amo. Kumakain naman ako ng pagkain nila, pero bihira. Talagang kadalasan, nagluluto ako ng sarili kong pagkain. Mabuti na lang at kahit paano mayroon. Na halos parehas din sa atin yun. Ako ang nagluluto, luto natin. Tapos bumibili lang pa ng pampasarap, magic sarap. Minsan naman hindi, asin lang, tsaka paminta, okay na, masarap na. Basta maayos lang ang pagkagawa. Igigisa lang. Kaya, okay na. Kaya pag lumalabas ako, nakakakita ako ng pagkain natin, Filipino foods. Bumibili ako pero hindi ko naman lahat nabibili kasi ay, Diyos ko, nanginayang ako sa ano, pambili, sayang. Pag kinoconvert ko ang mahal, double price. Kaya nagtitis na lang talaga ako ng yung ano lang, kayang-kaya ko lang bilhin. Na medyo affordable sa akin na mabili ko. Yung iba naman, kahit gustong-gusto kong kainin, at ano, nakakatakam. Kaso, dinididma ko lang kasi nanghinayang ako sa presyo. Kaya hindi ko na lang binibili. Sayang kasi.
hanggang takam-takam na lang tayo. Kasi ang isip ko, may araw din na matitikman kita. Hintayin ko nilang ang aking pag-uwi para doon wantusawa tayo. Oh. Malapit na, guys. 2 buwan na lang. Uuwi na ako. Yan, makakapagpahinga rin ako ng 1 buwan kasi ang hingi kong bakasyon is 1.5 months. Yun lang. Kasi hindi ako pwede magtagal doon. Hindi ko kakayanin kung matagalan ako doon. Buti kung mayaman tayo kasi kahit tayo hindi na umalis or ilang buwan bago magbakasyon, wala eh. Alos wala ang ipon. Meron lang akong lalakarin doon na importante. Kaya talagang pinilit kong umuwi kahit walang pera. Bahala na. Yan, ganyan talaga tayo. Isang ordinaryong OFW lang kasi ako. Ang aking sahod is pinakamababa sa lahat ng OFW. Isang DH! Di ba ang DH mababa? Di katulad ng ibang mga may mga skill, matataas ang sahod nila dito sa ibang bansa. Totoo naman kasi, diit lang talaga ang pinakamababa ang sahod. Dito pa sa ibang bansa, dito pa sa Arab country, talagang mababa. Pero kung pumunta ka sa iba siguro, sa Thailand or Taiwan, Hong Kong, Singapore, halos nagpaparehasan lang naman ang sahod sa Singapore at saka dito sa Middle East. Lalo na sa Singapore, merong salary deduction na 3 months yata o 4 months. Halos magpaparehasan lang. Sa mga Europe, yan. Paris, ayan ang mga matataas ang sahod. Talagang tiba-tiba ka dyan. Kahit naman sabing sobrang taas ng sahod, halos iba rin naman ang trabaho. Tapos, may mga tax. Depende nga kasi kahit paano, mas maganda na yun na kahit nga pagod, at least maganda naman ang sahod. Dito sa karamihan, dito sa Arab country, wantusawa ng trabaho, halos 24/7 ang trabaho, tapos ang sahod, ganun lang, $400, o, diba? Nakakapanghinayang, kaso no choice, kasi ang mga pumupunta lang dito sa Middle East, it's yung hindi kayang makapag-apply, ako nga, kahit gugustuhin kong lumipat sa ibang bansa, ang iniisip ko nga, gusto kong lumipat sa Hong Kong. Ang problema is, wala man akong pwede. Kung tutusin, kakayanin ko. Kaso, matitigang ako ng ilang buwan. Maghihintay ako, hindi ako pwede magtagal sa Pilipinas. Kasi meron akong college. Kung lilipat ako, panibagong apply, lalo na sa Hong Kong, pwedeng Taiwan. Yun ang pinaka inaano ko sana. Kasi medyo ano-ano sa ibang bansa, hindi pwede kasi talagang libo talaga ang gagastusin. Sa Hong Kong yata, pwede yata ang 40 or 50K. Meron, yun lang mababa na ang placement fee ngayon sa Hong Kong. Kaya pwede na kayang-kaya na. Kaso ang inis ko kasi, pwede. Nandiyan naman si utang. Mangutang tayo sa lending or kung ano, saan tayo makakuha. Kaso ang inaano ko kasi guys, kung mag-apply ako sa Hong Kong, gusto ko sana pumunta sa Hong Kong kasi medyo kahit paano, mataas-taas ang sahod. Kasi sabi ng friends ko, 33 to 35K daw ang mga bagong salta doon. Yung mga bagong first timer nila sa Hong Kong. Pero yung mga datihan na doon, medyo matagal na, hindi na ganun ang sahod, malaki na rin. Kaso ang problema kasi, katulad ko, bagong salta sa Hong Kong, maghintay ako ng, sabi ng kaibigan ko, 2 to 3 ay 4 months daw bago makaalis. Oh, kasi siyempre, maano ang proseso. Tapos marami pang chichiburichi. Kaya-kaya ko naman guys. Kakayanin, susubukan ko kung makapunta doon. Lalo naman na ex-abroad na ako dito sa Middle East. Sabi nga ng kaibigan ko, kaya maanya yan kasi ex-abroad ka na, nasa Middle East ka.
Yung mga dito naman sa Hong Kong, inaano naman nila na galing sa Middle East, tinatanggap naman nila kasi gusto nga nila kasi batak daw sa trabaho. Kaso ang problema kasi guys, kaya ako na dadalawang isip kasi unang-una, gagasto ng malaki, wala akong sariling pera, okay lang mangutang, kayang-kaya kong bayaran. Ang problema kasi, aabutin ako ng 2 to 4 months na maghihintay ako kung siguro, 2 buwan o 3 buwan, kaya na kasi talagang, kalain mo 3 buwan ako matitigang doon, meron akong 3 college. Mahirapan ako, baka lalo akong mabawon sa utang. Tapos na ako ng kontrata, hindi pa rin ako makarecover sa kautangan. O siyempre, pag alimbawa nang kaalis ka, unang sahod mo, siyempre unain mo yung inutang mo. Paano naman yung pagkain ng mga anak ko? Paano naman yung pag-aaral nila, pang tuition? Yung sahod naman ng asawa ko, hindi talaga kaya. Kaya nga, tinutulungan ko rin siya, mag-abroad ako. Kasi para magtulungan kaming dalawa, nasa minimum wage lang naman ang sahod ng asawa ko. Kaya, hindi talaga kakayanin. Buti kung ano, kung hindi nag-aaral yung anak ko ng college, kasi kahit paano, okay na. Yung hanggang high school na lang. Pero kami ayaw namin na matulad na hanggang high school lang makatapos. Gusto namin maka-graduate man lang ng college. Para ba mayroon ba silang degree? Kasi mahirap na. Mas ano pa rin kahit sabihin na natin na may degree. Nakapagtapos ng college, at least maano-ano ang trabaho. Kahit ang sahod is maliit lang ang sahod dyan sa atin. Kahit mga degree holders na. Pero okay lang at least degree holders. Kaysa naman sa walang pinag-aralan, napakahirap, lalong mahirap ang gagawin ng trabaho. Hindi ba guys? Ang iniisip ko, dito na lang siguro ako, babalik na lang ako dito sa dati kong amo. Kasi inap naman yung sasahurin kong $600 kasi magpapataas ako, okay na yun. At least meron. Kasi nadagdagan naman yung sahod ko from $400 naging $500. Tapos ngayon, 500 tapos naging 550, tapos ngayon baka madagdagan ako ng kaunti. Sabihin ko kahit mga 650 or 600, inap na yun. Sige na guys, bye-bye guys. Salamat. Sana nag-enjoy na naman kayo sa aking kadaldalan. Nawindang lang ako makipagkwentuhan talaga. Talagang miss na miss ko na makipagkwentuhan. Nakikipagkwentuhan na lang ako sa aking camera at sa inyo. Makikinig lang kayo sa aking kwento mga viewers. Salamat! Enjoy tayong lahat. Sa amin tayong sulok ng mundo. Naroon, ingat po tayo. God bless you all. Bye!